Lord. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The grace of our Lord Jesus Christ, the love of God the Father, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. Welcome, dear sisters and brothers. We gather as God's family, as God's pilgrim people. And this Mass we call the Pilgrim's Mass. We are here in this shrine to pay homage to our Lord Jesus Christ as pilgrims, as travelers here on earth. Let us ask our Lord Jesus Christ, the way, the truth, and the life, to lead us closer to the kingdom, to our real home, to prepare ourselves to celebrate the sacred mystery. Let us call to mind our sins and beg the Lord's mercy. I confess to Almighty God, and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and in what I have failed to do, through my most grievous fault. Therefore, I ask Blessed Mary, Ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May our loving God have mercy on us, grant us healing and peace, teach us to forgive one another, and bring us all to everlasting life. Amen. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Let us pray. O God, who through the folly of the cross wondrously taught Saint Justin the Martyr the surpassing knowledge of Jesus Christ, grant us through his intercession that having rejected deception and error, we may become steadfast in the faith. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Please be seated. A reading from the letter of Saint Jude. Beloved, remember the words spoken beforehand by the apostles of our Lord Jesus Christ. Build yourselves up in your most holy faith. Pray in the Holy Spirit. Keep yourselves in the love of God and wait for the mercy of our Lord Jesus Christ that leads to eternal life. On those who waver, have mercy. Save others by snatching them out of the fire. On others, have mercy with fear, abhorring even the outer garment stained by the flesh. To the one who is able to keep you from stumbling and to present you unblemished and exultant in the presence of his glory, to the only God, our Savior, through Jesus Christ our Lord, be glory, majesty, power, and authority from ages past, now and for ages to come. Amen. The word of the Lord. Thanks be to God. My soul is thirsting for you, O Lord my God. My soul is thirsting for you, O Lord my God. O God, you are my God whom I seek. For you my flesh pines and my soul thirsts, like the earth parched, lifeless and without water. My soul is thirsting for you, O Lord my God. Thus have I gazed toward you in the sanctuary to see your power and your glory. For your kindness is a greater good than life. My lips shall glorify you. My soul is thirsting for you, O Lord my God. Thus will I bless you while I live. Lifting up my hands, I will call upon your name.
as with the riches of a banquet shall my soul be satisfied, and with exultant lips my mouth shall praise you. My soul is thirsting for you, O Lord my God. Please stand. Alleluia, 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 alleluia. Let the word of Christ dwells in you richly, giving thanks to God, the Father to hear. The Lord be with you. And with your spirit. A proclamation from the Holy Gospel according to Mark. Glory to you, O Lord. Jesus and his disciples returned once more to Jerusalem. As he was walking in the temple area, the chief priests, the scribes, and the elders approached him and said to him, "By what authority are you doing these things? Or who gave you this authority to do them?" Jesus said to them, "I shall ask you one question. Answer me, and I will tell you by what authority I do these things. Was John's baptism of heavenly or of human origin? Answer me." They discussed this among themselves and said, "If we say of heavenly origin, he will say, 'Then why did you not believe him?' But shall we say of human origin?" They feared the crowd, for they all thought John really was a prophet. So they said to Jesus in reply, "We do not know." Then Jesus said to them, "Neither shall I tell you by what authority I do these things." Sisters and brothers, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Good morning po sa inyong lahat. Welcome to the National Shrine and Minor Basilica of Jesus Nazareno. We gather as one family, as a pilgrim people, as a church. Kaya't sa panimula ng ating pagninilay, bigyan muna natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. At sabihin mo nga sa katabi mo, "God bless you." Ang gustong mabless ng Pong Nazareno, itaas ang kamay at pumalakpak ng mas malakas. At sabihin mo nga sa katabi mo, "Congratulations." Ayan, parang natanggap mo na, no? At congratulations din po sa inyong lahat, baka iba siguro sa inyo o yung mga nanonood natin na pinagdarasal din sa online. Baka biglang nagtaka, "Nasakya po ba ako na chisimba? Bakit English ang misa?" No? Kaya sabi ko, "Congratulations," dahil kayo ang unang kabahagi ngayong araw na to. We are starting our Pilgrim's Mass. At ang dalawang oras, alas 9 at alas 10, ay itinalaga din natin sa English. Hindi dahil hindi na ba tayo makapilipino, we're doing the Mass in English because we are now a national shrine and we want to be of service to all Filipinos. Because we know that there are many devotees also. Marami rin nung sumusulat sa atin, nagsabi,
Alam niyo po, lalo na yung mga Pilipinong nasa abroad, doon na lumaki yung mga anak nila. At alam po niya, natitiyak ko, meron kayong mga kamag-anak, kaibigan, na gano'n na, na hindi na rin marunong ng managalog o mag-Pilipino. Kaya't pakiusap nila, sabi na, Father, para maituro pa rin namin so that we could teach our children and grandchildren the devotion to our nuestro Padre Jesus Nazareno, pwede ba naman may English din na misa? At alam din naman natin yung iba rin po, lalo na napansin ko po yan mula nang dumating pag Sabado po, doon nagpupunta po yung hindi makapunta ng Biyernes. Lalo na yung mga may trabaho, lalo na yung mga galing sa iba't ibang mga probinsya. Kung ang Biyernes, araw ng mga deboto, ang Sabado, araw ng mga peregrino, the day of pilgrims. And I know most of you are here thanking God. Kaya mamaya, pagbaba ko, pag nag-bless ako, lalapit sa akin, Father, birthday ko po ngayon. Father, anniversary po namin ngayon. Father, natanggap na ako sa trabaho. Father, may visa na ako. Father, may anak na ako. This is also a day of thanksgiving. At nagpunta rito para magpasalamat sa mahal na pong Jesus Nazareno, pumalakpak nga sa kanilang pagpapasalamat. Indeed, we are here in this holy shrine to give thanks because we are just journeying. Yun ang ibig sabihin daw ng pilgrim, naglalakbay. Hindi ito ang tahanan natin, ang mundo. Ang tunay nating tahanan ay ang langit. I noticed these past few days, kitang-kita rin sa mga social media, ay mga moving up, recognition, at graduation. O baka mayroon ding nagsimba ngayon, nagpapasalamat, graduate na ang mga anak. Graduate na sila, pwede nang mag-relax na rin. O mga graduate din mismo ang nandito ngayon, nagpapasalamat sa Poong Nazareno. If you will try to notice the pattern of education, when we were in our basic education, ang tinuturo sa atin, what? What? Ano? Ano ang bagay na ito? Ano ang lugar na ito? What? And then when we were in secondary education, ang tanong na ay, how? Kaya mapapansin nyo, marami ng project. Paano gumawa ng frame? Paano gumawa ng vase? Mga bagay-bagay. How? What? How? And when we enter into college, pag nag-college ka na, ang dapat na ituro na sa atin, ang dapat na nating pinag-uukulan ng pansin ay why. Napansin niyo po, ganun ang pag-aaral ng tao. What? How? Pero ang mahalaga sa lahat, para makausad tayo, we should always ask why. Bakit? Di ba paya ang bata, pag tumatanda na, minsan nagugulat na tayo kasi hindi na siya agad dati-rati. Kunin mo yan. Gawin mo to. Mapapansin nyo, tumatanda na ang bata kapag ang tanong na eh, bakit? Dati hindi naman nagtatanong, di ba? Dati pag inuutusan mo, oo kagad, opo. Dati pag sinabi mo, o kumanta ka nga, di ba? Dati mga bata, pag may mga party tayo, o pakita mo sa kanilang lahat. Kanta ka, sayaw ka. Ngayon mas malaki-laki na. Kanta ka, bakit? Nahiya na siya. Kaya napapatanong siya, why? Bakit? Pinu-question na tayo. Hindi po masama yun. Because that is our quest to always know the reason. Kaya nga, di ba may commercial, huwag kang mahiyang magtanong. Ayan, hindi ako binayaran ni Coco, no? O ng drugstore, no? Pero, mahalaga ho yun, nagtatanong tayo. Lalo na, bakit? Why?
In today's gospel, the enemies of Jesus were trying to trap him. Nasabi ko na po dati, alam nyo ang mahal na pong Jesus Nazareno, hindi mahilig sumagot. Kung nagpunta kayo rito para magtanong lang na magtanong, at nagtataka kayo, hindi kayo masagot. Notice in the Gospels, Jesus seldom answers questions. More often than not, Jesus would answer a question with another question. Mahilig magtanong ang Panginoon. That's why when the Pharisees, the scribes ask him, "By what authority are you doing these things? Bakit mo ginagawa ang mga to?" Tinanong din sila ni Jesus Nazareno, "Tell me, was John's baptism of heavenly or of human origin?" Jesus was also asking them indirectly, "Why are you doing these things?" At dahil hindi siya masagot ng mga kalaban niya, hindi rin sila sinagot ni Jesus Nazareno. Why? Today, dear brothers and sisters, it is good to ask ourselves, just as Jesus asked the people, why? Bakit? Ngayong araw na ito, baka kapinagsimba dito sa Quiapo, hindi para masagot ng Nazareno, kundi para matanong ng Nazareno, bakit? Humingi ka ng pera, bakit? Baka kasi pera na lang lagi ang nasa isip mo. Trabaho, pamilya, love life, abroad, bakit? At sana huwag tayong huminto sa unang bakit. Magtanong tayong palagi, bakit? Kasi dito natin mas matutuklasan ang mensahe ng Diyos. Nagsimba ako sa Quiapo, bakit? Para masagot ang dasal ko, bakit? Para sumaya ko, bakit? Dahil sa bandang huli, sa kakaurirat mo, sa kakatanong mo, dun ka mas lalong maliliwanagan. Ang taong hindi na nagtatanong sa buhay, hindi na nagtatanong sa sarili nila, mas mahihirapan silang makita, matuklasan at matanggap ang kalooban ng Diyos. That's why in the first reading, St. Jude tells us, pray in the Holy Spirit. Build yourselves up in your most holy faith. Buksan mo lagi ang puso mo, ang isip mo, para matuklasan mo ang mas mahalagang dahilan sa buhay. Papanik ako mamaya, bakit ako umahaplo sa paan ng Nazareno? Bakit ako pumapanik sa andas? Bakit ako umihila ng lubid? Bakit ako naglalakad ng palod? Why? Because if we will continue to ask ourselves, we will soon discover what the responsorial psalm is telling us. My soul is thirsting for you, O Lord, my God. Because in the end, that is the real reason. Siya lang, hindi yung hinihingi lang natin sa Kanya. Hindi lang yung ipinagpapasalamat natin sa Kanya. Siya ang dahilan ng lahat. Hindi yung pera, kalusugan, pamilya, abroad, trabaho. Opo, makadadagdag yun sa buhay natin. Pero ang talagang makapupuno, the real reason for our lives is no other than Jesus. Pag hindi pa si Jesus ang talagang dahilan, hindi pa tapos ang paglalakbay natin sa buhay. Kaya nga, pilgrims ang tawag sa atin, peregrino, naglalakbay lang tayo. Lahat ng ito, dinadaanan lang natin. Yung problema mo ngayon, dinadaanan mo lang yan. Yung kasaganahan mo ngayon, dinadaanan mo lang din yan. Yung tagumpay mo ngayon, dinadaanan mo lang yan. Yung pagkatalo mo ngayon, dinadaanan mo lang yan. Tuloy lang. Because the real reason, the real purpose is Jesus, our Lord and Savior. Mahal na pong Jesus Nazareno, gabayan mo kami lagi sa aming daan.
Mahal na pong Jesus Nazareno, ipakita mo sa amin ang tunay na dahilan ng aming mga ginagawa upang maitama namin ang aming buhay. Mahal na pong Jesus Nazareno, patuloy niyo ko kaming basbasan at kaawaan. Amen. Please stand. Through the gospel, Jesus speaks to us with words of eternal authority and deed of healing power. Through him, let us pray with confidence. Lord, hear our prayer. Lord, hear our prayer. That the Church may continue to teach Christ's eternal truth with authority, let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. That the hearts of world leaders may not be hardened as they hear Christ's voice today, let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. That those considering the religious life may seek to follow the will of God, let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. That our blameless and holy lives may cast away the unclean spirits at work in our society, let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. That the faithful departed may enjoy the radiant dawn of eternal life, let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. In silence, let us pray for our personal intentions. Father all-powerful, we place before you our needs and pray confidently for your help and mercy. We ask this through Christ our Lord. Amen. Please be seated. Then, pray, brethren, that my sacrifice and yours may be acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good and the good of all his holy Church. Grant us, we pray, O Lord, that we may celebrate worthily these mysteries which Saint Justin strenuously defended, through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Lift up your hearts. We lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks. Lord, Holy Father, Almighty and Eternal God,
for the blood of your blessed martyr Justin, poured out like Christ to glorify your name, shows forth your marvelous works, by which in our weakness you perfect your power. On the feeble bestow strength to bear you witness through Christ our Savior. And so with the powers of heaven, we worship you constantly on earth, and before your majesty without end, we acclaim. Holy, 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 holy Lord, God of hosts, heaven and earth are full of your glory. Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. Please kneel. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread, and giving thanks, broke it, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and once more giving thanks, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." Please stand. The mystery of faith. Christ has died, Christ is risen, Christ will come again. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world. Bring her to the fullness of charity, together with Francis, our Pope, Jose, our Bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, St. Joseph, our most chaste spouse, St. John the Baptist, St. Justin, and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him, with him, and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours, forever and ever. Amen. We are all pilgrims here on earth because we are all children of God. Let us now call on our merciful Father. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days. By the help of your mercy, we may always be free from sin, safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Amen. Jesus Christ, you said to your apostles, and now you're saying it to all of us here, "Peace I leave you, my peace I give you." Lord, do not look on our sins, but look on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign
forever and ever. Amen. The peace of the Lord be always with you. And with your spirit. Let us offer to each other Christ's peace. Lamb of God, you take away the sins of the world. Have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world. Have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world. Grant us peace. Please kneel. Behold, Jesus Christ, our Lord and Savior, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. Sa lahat po ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Ito ka na. Stay with me, my Jesus.
Jesus, in the breaking of the bread, the light which disperses all darkness, the force that sustains me, the unique joy of my heart. Oh, how I need you, my Jesus, in this night of exile. Stay with me, my Jesus, the breaking of the bread, the light which disperses all darkness, the force that sustains me, the unique joy of my heart, the unique joy of my heart. Announcement. Pabibili pa rin po ang ating opisyal na imahen ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Faris Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Inapaalalahanan ang mga bumili ng Nazareno Medallion na iwasan itong hagkan o dilaan sapagkat maaari itong magdulot ng sakit. Pag-iba yung ingat at ilayo ito sa mga bata upang makaiwas sa maling paggamit nito. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Inakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang alabasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Please stand. Let us pray. Refreshed by heavenly food, we humbly implore you, O Lord, that attentive to the teaching of St. Justin the Martyr, we may abide at all times in thanksgiving for the gifts we have received. Through Christ our Lord. Amen. Thank you po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo, lalo na po ang galing pa sa mga iba't ibang mga probinsya. Siguro sa susunod, magpapasurvey ako, magpa-contest ako sino yung galing sa mga malalayo. Dali nyo yung barangay ID nyo para makita natin sino galing sa malayo. Pero salamat po. Alam kong marami pa galing sa mga malayong lugar hanggang Ilocos, hanggang Bicol, hanggang Rizal, Cavite, Bulacan, Batangas, at maging sa Visayas. Kaya, thank you and ingat po kayo sa pag-uwi o pagmamasyal pa rin pagkatapos ng misa. At sa lahat ng may birthday, happy anniversary, congratulations sa mga gumraduate at sa mga nagpapasalamat din sa lahat ng biyaya. Congratulations at sa mga narito, nagdarasal para sa kagalingan ng kanilang asawa, anak, kaibigan, at may mga kahilingan, kasama niyo po kaming nagdarasal sa ating mahal na pong Jesus Nazareno. At huwag kayong makakalimot bumalik magpasalamat kapag natanggap na ninyo ang himala at biyaya. At patuloy tayong magsama-sama. Ang tahanan ng pong Jesus Nazareno ay tahanan ng bawat Pilipino. At salamat din sa mga naglingkod, lalo na yung mga nagbasa at kumanta. No? Nag-adjust sila sa English, kaya salamat sa inyong sakripisyo sa paglilingkod. The Lord be with you. And with your spirit.
Blessed are you, O God, Father of our Lord Jesus Christ. You have given us your only Son to be our way to you. Make us follow him generously, faithfully, and lovingly. Merciful Jesus of Nazareth, you have revealed God's grace and unconditional love for us at the cross. You set your church in this world from which the true light would shine for all to see. Grant that we who enter this holy shrine may walk in your ways as disciples of justice, peace, mercy, and hope. We offer our prayers for the sick, the oppressed, the youth, and those in need most of your mercy. Hear our humble petitions. Bless these religious articles that we may be fervent in prayer and charity. As we continue our journey as your pilgrim people here on earth, may we set our hearts on the road to heaven, our true home and reward, where you live and reign forever and ever. Amen. And may Almighty God bless you, the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Go in peace, glorifying the Lord by your life. Thanks be to God. Nazareno, sinasamba ka namin, inipinto ka namin, para mo aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay salisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, inulwalhati ka Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin.